Number 1 ang chocolate. Ang pagkain ito ay iasa sa mga hindi maaring ubusin ng aso, dahil maaari itong humantong sa kamatayan ng inyong mga aso. Ang ilan sa mga sangkap na matatagpuan sa kakao, maaari silang maging sanhi ng pagkalason sa ilang hayop, kabilang sa mga sangkap na natagpuan sa chocolate na maaring maging sanhi ng malubhang pinsala sa sistema ng nebyos ng aso ay ang caffeine at theobromine. Ang theobromine ay maaring maging sanhi ng mag-allergy, seizure, arrhythmias, at pagtaas ng presyon ng dugo. Number 2 ay ang gatas. Ang mga aso tulad ng mga tao ay may kakayahang magparaya sa lactose, ngunit dapat itong alalahanin na karamihan sa mga aso ay hindi maganda ang ginagawa. Bukod sa lactose, mayroong taba na nagmumula sa gatas ng baka ay maaaring maging sanhi ng pagtatate sa ilang mga hayop gaya ng aso. Ang gatas sa makatuwid ay isang pagkain na maaaring maging sanhi ng mga aso sa pagsusuka, pagtatae, at iba pang sakit sa gastrointestinal. Number 3 ay ang keso. Ang mga derivatives ng gatas ay bahagi din ng mga ipinagbabawal na pagkain na hindi natin kailangan ibigay sa mga alagang aso. Ang isa sa mga pagkain ito ay naglalaman ng taba na maaaring maging sanhi ng gastrointestinal disease o kung minsan ay sanhi ng pancreatitis. Number 4 ay ang sibuyas. Sa sibuyas ay ang tumulo na kung saan ay isang bahagi na maaaring maging sanhi ng mga aso na magduse mula sa anemia. Ito ay isang pagkain na maaaring gawing mahina ang mga sel ng dugo sa mga aso at sa makatuwid. Kung ang aso ay kumain ng maraming sibuyas, kailangan ng aso ng maraming pagsasalin ng dugo sa katawan nila para sila makasurvive. Number 5 ay ang bawang. Sa parehong paraan na nagyayari ito sa sibuyas, ang bawang ay isang pagkain na may kakayahang sirain ang mga pulang selula ng dugo ng mga aso. Maaari din nating sabihin na habang ang bawang ay mas malakas, ito ay magiging mas nakakalason. Nagyayari ito dahil ang bawang ay bahagi ng parehong pamilya sibuyas. Gayunpaman, ang bawang ang naglalaman ng mas mataas na antas ng nakaklason. Kabilang sa mga problemang maaring maging sanhi ng pagkain ito ay ang anemia at pagkasira ng bato o kidney ng mga alagang aso. Number 6 ay ang ubas. Oo, ang ubas, ito ay isa pang mga pagkain na maaaring nakakamatay para sa mga aso. Ang mga kaso ay inilarawan kung saan ang isang aso na kumain ng ubas ay maaaring magduse mula sa matinding pagkasira ng bato o kidney ng alagang aso. Ang mga sangkap ng kemikal na matatagpuan sa mga ubas ay maaaring maging sanhi ng pagkalason sa ilan din mga hayop. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pagkasira ng bato o kidney ng aso dahil sa pagkain ng ubas o ng pasas. Number 7 ay ang avocado. Sa avocado ay mayroong isang nakaklaso na sangkap na tinatawag na persina at ang mga epekto na ito maaaring maging sanhi ng sangkap na ito ay naiiba sa bawat aso. Kabilang sa mga problemang maaaring maging sanhi ng laso na ito ay ang problema sa gastrointestinal, pagbuo ng uhog o sipon sa dibdib at hirap sa paghinga ng alagang aso. Number 8 ay ang core ng mansanas. Sa pangkalahatan ang mga tao ay hindi natupok ang core ng mansanas, kaya dahil sa hindi pag-iingat ang aso ay ang pwedeng makakain nito. Ang cyanide ay matatagpuan sa mga binhi ng mansanas na kung saan ay isang nakaklaso na sangkap para sa marami sa mga hayop. Ang mga sintomas na maaaring maganap ay kasama ang paghinga ng hyperventilation, pagkabigla, mga seizure, at ang aso ay maaaring mawala ng malay na magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Number 9 ay ang kape. Maaring medyo kakaiba para sa ilang mga tao na bigyan ang kanilang aso ng kape, ngunit ito ay isang bagay na nangyayari. Tandaan mo yan, ang caffeine ay maaaring pumatay sa alagang aso. Ito ay isang sangkap na sanhi ng pagkasira ng sistema ng nerbiyos, pagsusuka, mabilis na pagtibok ng puso, pagkabalisata, kamatayan ng aso mo. Number 10 ay ang asukal. Napakasarap na pagkain o asukal ay dapat iwasan upang ang aso ay hindi magkaroon ng diabetes. Ito ay isang sakit na lilito ng madali sa aso, kaya ang isang dieta kung saan maraming tamis ay maaaring humantong sa mga seryosong problema sa pangmatagalon. Number 11 ay ang pagkain ng pusa o cat food. Bagaman sa palagay natin ay ang pagkain ng pusa ay maaaring westo sa mga aso, ito po ay kabaliktaran. Malaking pagkakamali po ang ipakain sa aso ang pagkain ng pusa o cat food, dahil naiiba ang formula nito. Ang cat food ay may higit na protina, kaya't maaari itong mapanganib sa atay ng mga alagang aso. Dapat ay bibigyan natin ang ating mga alagang hayop na naayon sa kanilang daily feed. Number 12,
macadamia nuts, bagamat ang iba pang mga mani ay maaring maging mabuti para sa mga aso, ang mga nuts na ito ay napatunayan nakakalason sa kanila, sa ilang oras mong makita ang mga sintomas tulad ng panginginig, kawalang kilos, o pamumutla, hindi po nakakamatay pero dapat po nating itong iwasan na maipakain sa ating mga alagang aso. Maraming salamat po mga kadogi sa panonood po ng aking palabas na ito, sana po kahit papano ay nakapagbigay po ako ng konting kaalaman sa inyo, sana po ay mag-subscribe at mag-like po kayo sa aking channel para po makapanood po ulit kayo ng mga susunod ko pang video.